Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating aralin sa ESP? Ang ating aralin ay may layuning nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Alam niyo ba na ang pagpapamalas ng isang desisyon ay hindi lamang para sa sariling interes o benepisyo, kundi maraming bagay ang dapat isalang-alang, sapagkat sa bawat desisyon na ating ginagawa ay may kaakibat na konsekwensya. Tulad na lamang kapag ang isang tao ay nakagawa ng masama, ang magiging kabayaran nito ay masama. At kapag nakagawa naman ng kabutihan, ang magiging kabayaran nito ay mabuti. Bawat tao ay may karapatan na magdesisyon batay sa kung ano ang kanyang naiisip, nararamdaman o base sa sitwasyon. Subalit, ito ay dapat para sa kabutihang pansarili at ng pamilya. Kaya mahalagang malaman at matutunan na habang maaga, suriin at pag-isipan ang bawat desisyon na gagawin. Para sa unang gawain, lagyan ng check kung wasto ang isinasaad ng pangungusap hinggil sa pagpapamalas ng kahalagahan sa pagsunod sa mga tamang hakbang sa paggawa ng desisyon at X kung hindi. Unang bilang, mahalagang pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon na ating gagawin upang hindi magsisi sa huli. Pangalawa, kailangang sundin ang ating nararamdaman at naiisip sa paggawa ng desisyon. Pangatlo, ang pagpapamalas ng isang desisyon ay hindi lamang para sa sariling interes o benepisyo, kundi para sa kabutihan din ng pamilya. Pang-apat, huwag nating hahayaan na tayo ay mapahamak dahil lamang hindi natin pinag-isipang mabuti ang mga bagay na ating ginawa o nagawa. Panglima, sa pagdedesisyon, hindi mo kailangang isipin kung ano ang magiging resulta kahit may masaktan ka pang iba. Ngayon naman, linangin natin ang inyong kaalaman, kakayahan at pag-unawa sa babasahin nating tula. Desisyon. Minsan dumarating sa buhay ng tao na siya ay naguguluhan at nalilito. Hindi alam kung saan tatakbo upang takasan ang magulong mundo. Kung minsan din siya ay naipit sa desisyon na kanyang naiisip. Ngunit dapat nga bang ito ay ipilit? Kung di maganda, magiging kapalit. Kung sinusubok man kanyang katatagan, manalik at sumampalataya lamang. Hindi ang dinidikta ng puso ang siyang batayan upang problema'y kanyang takasan. Bago gawin, 1,000 beses isipin ang desisyon na nais niyang tahakin. Baka sa huli ay pagsisihan niya din, desisyong nagawa di na pwedeng bawiin. Kaya nga hanggang may oras pa, mag-isip ng mabuti at tama, humukot sa dasal ng lakas at pag-asa, upang sa huli ay hindi mapariwara.
Ngayon, halinang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang nais iparating na mensahe ng tula? Nangyari na ba sa iyo ang isang pagdedesisyon? Kung tapos ka na, ay buksan ang iyong module sa pahina 3 at tuklasin ang iyong sarili. Sa pahinang ito, nakalista ang mga pagsusuri at pagpapasya na nagpapakita ng iyong matalino at tamang pagdedesisyon sa buhay. Lagyan ng check ang hanay na nagawa ko na ba ito kung naranasan nyo na ang bawat sitwasyon na nakalagay sa unang hanay. Tapos ka na, ay ating palalimin ang inyong pag-unawa sa mga sumusunod. Ang paggawa ng desisyon ay bahagi na ng buhay. Sa simula pa lang ng kasaysayan, ang mga lalaki at babae ay kailangan ng gumawa ng desisyon. Kailangan pumili ni Adan kung kanino siya makikinig, sa may likha o kay Eva. Nagpasya man siya, pero ano sa tingin mo ang desisyon niya? Dahil sa impluwensya ng kanyang asawa, mali ang pagpiling na gawa ni Adan. Kaya, naiwala niya ang buhay sa paraiso nang maglaon ang mismong buhay niya. Pero simula pa lang yon ang masaklap na resulta. Hanggang ngayon, dama pa rin natin ang naging desisyon ni Adan. Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming katanungan gaya ng ano, alin, paano at bakit. Kailangan gumawa tayo ng pasya mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Ang ilan sa mga pasyang ginagawa natin ay maituturing na pangkaraniwan lamang, samantalang ang iba naman ay may kabigatan dahil sa nakasalalay sa mga ito ang pagbuo ng ating pagkatao at kapakanan ng kapwa. Alamin at naisin ang mabuti. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo. Binigyan siya ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Ito ang pinakamainam na paliwanag sa katotohanang nilikha upang mahalin ang Diyos at ang kabutihan. Ang pagkilatis sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. May ilang gawaing kaugnay nito, tulad ng pag-aaral ng sitwasyon, pangangalap ng impormasyon, pagsangguni na sinusundan ng pagninilay na naghahatid sa paghatol ng konsensya. Sa sandaling ito, nailalapat natin ang ating nalalaman sa mga prinsipyo ng moralidad upang kilatisin ang mabuti sa isang partikular na sitwasyon. Paghatol para sa mabuting pasya at kilos. Nahuhusgahan ang kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang hatol na binibigay sa atin ang magsisilbing resolusyon sa krisis na kinakaharap natin. Susuri ng sarili. Pinagninilayan o binabalikan natin ang ating paghatol upang matuto mula sa ating karanasan. Kung sa pagninilay ay mapatunayan natin na tama ang naging hatol ng konsensya, kinukumpara natin ang mabuti at masama at higit na pinagtitibay ang ating moralidad. Ang pagdedesisyon na masusing pinag-aralan ay mabuti ang kalalabasan. Kaya sa inyong gawain, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, bakit kaya naging bahagi na ng buhay ng tao ang pagdedesisyon?
Pangalawa, sa anong paraan mo maipapakita ang paggawa ng tamang desisyon na makabubuti para sa lahat? Lo, mahalaga ba na suriin muna ang iyong sarili bago kumawa ng isang pasya? Apat, paano mo maipapamalas ang paggawa ng isang mabuting desisyon? Lima, bakit mahalaga na suriin mo muna ang iyong sarili sa paggawa ng isang desisyon para sa lahat? Ang mga natuklasan mo sa pagdedesisyon ay may malaking kaugnayan sa iyong sarili. Kaya sa ikalawang gawain, punan ang bawat patlang ayon sa iyong karanasan sa araw-araw na pamumuhay. Una, gusto ko maging patlang na tao upang ako ay patlang. Pangalawa, gagawin ko patlang desisyon para sa patlang ng lahat. Pangatlo, palagi akong patlang ng kamay upang sakit ay patlang. Pang-apat, mahalaga na patlang ko ang bawat patlang na aking gagawin. Panglima, magiging patlang ako sa anumang patlang ng aking pasya. Ngayon naman, sagutin ng matapat ang mga tanong. Una, sa anong pagkakataon na subok ang iyong katatagan ng loob dahil sa kinakailangan mo magpasya o sumang-ayon sa pasyang nabuo para sa pamilya? Pangalawa, paano mo masisiguro na tama ang naging desisyon mo na ginawa? Ipaliwanag. Pangatlo, ano ang batayan sa paggawa ng tama at mabuting pagdedesisyon? Ang matalinong pagdedesisyon makatutulong sa bagong panahon. Sa kasalukuyan, marami tayong hinaing at problema sa buhay, ngunit lahat ng ating ginagawa ay nakabatay sa ating mga pasya o desisyon sa buhay, kung magiging ano at sino tayo. Sa mga pagkakataong ikaw ay nahaharap sa matinding pagpapasya, lalo na kung may kaakibat itong mabigat na rason, ano ang iyong gagawin upang maisagawa mo ng tama ang iyong gagawing pagpapasya? Ang mga hakbang sa paggawa ng isang desisyon ay mahalaga. Sa iyong palagay, mahalaga rin ba na suriin mo ang iyong sarili sa paggawa ng hakbang sa pagdedesisyon? Bilang isang bata, papaano mo maipapakita ang paggawa ng isang mabuti at tamang desisyon para sa lahat? Magbigay ng isa o dalawang halimbawa. Ngayon, balikan mo ang iyong module at tingnan ang pahina 6 hanggang 8. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel.
para sa ating kasunduan. Magbigay ng isang desisyon na iyong nagawa na at kailanman ay hindi mo malilimutan. Isulat ito sa iyong kwaderno.